lumakas ka, hindi. Hanggang kailan ito? Hanggang mag-adan ng Maghrib. Yung pang-apat na sala. Pag nag-adan yung iftar na, break na ng fasting, kain na naman ulit. Ang fasting hindi buong araw. Almost kalahating araw lang siya. At ang fasting, sabi sa Quran, kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang pag-aayuno ay tinakda sa inyo, sa ating mga Muslim. Tulad ng pagtakda sa mga nauna sa atin. Ibig sabihin, nag-fasting din pala sila noon. Hindi para pahirapan, ngunit para magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Ang pag-aayuno is nagdaragdag siya ng obedience sa Diyos, pagsunod. Pag-fasting ka, hindi lang pagkain ang bawal sa iyo. Sabi ng Diyos, sa mga taong hindi pinigil ang kanilang sarili sa pagsasabi ng masama at paggawa ng kasamaan, hindi ko kailangan sa kanila ang kanilang pagpigil sa pagkain. Ibig sabihin, kasabay ng pagpigil ng pagkain, pagpigil ng pag-inom, at anumang papasok sa katawan, kasabay ng pagpigil sa ating nasa, desire. Hindi rin tayo pwede makipagtalik sa oras ng fasting. Desire. Pagbumura o anumang mga masasamang salita, pinipigilan mo rin yan. At once a year, may isang buwan tayo na nire-refresh natin yung ating faith sa pamamagitan ng fasting. Nire-refresh natin sa umaga, hindi tayo kakain, sa gabi naman, puro naman tayo dasal. Ganoon sa Ramadan eh. Diba? It's a time of year na nire-refresh natin ang ating faith. Ang ating pananampalataya. Ang ating relihiyon. Kumbaga, religious awakening. Kasi kung buong taon, maaaring naging busy tayo, pero sa buwan ng Ramadan, it's about time to refresh. Ay refreshment yan para magising uli ang ating faith. Kasi nandyan yung salah, fasting. Kaya napakaganda ng pagpasok, napaka-bless ng pagpasok ng buwan ng Ramadan. Dahil sa Ramadan, kabilang din yan yung pagsasala ng Taraweh. Pero hindi obligatory yun, it's a sunnah. Gawain na kapag ginawa mo, may reward. Kapag di mo ginawa, hindi ka naman nagkakasala. Pero kailangan din na samantalahin ng Muslim yung mga ganyan mga pagkakataon. Ang panlima, ano yung panlima? Hajj. Hajj. Pilgrimage. Hajj. Hajj. Hajj saan? Makkah. Sa Makkah. Pilgrimage to. Ito ang panlimang pillars ng Islam na napakahalaga rin ng magawa ng Muslim isang beses sa kanyang buhay. Ang pagpunta sa Makkah, pilgrimage, pagpunta sa Makkah. Ginagawa ito ng Muslim minsan sa kanyang buhay para tugunan ang panawagan ni Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Masyaallah, kabisado niyo pa. No? Ano yung sabihin ng labbaik Allahumma labbaik? O Allah, tinutugon ko ang iyong panawagan. Kasi iniimbita ka ni Allah eh, sa bahay niya para kanyang guest. No, iniimbita ka niya kayo, nung naimbita ka niya, sumutugon kaya Allah, okay, papunta na ako, I'm on my way. Labbaik Allahumma labbaik, papunta na ako sa iyo. No? Innal hamda, indeed. Lahat ng kapurian at lahat ng biyaya ay sa iyo, la sharika lak, at hindi kita o wala kang katamban. Yan ang tinutugon ng mga Muslim pagpunta niya sa Hajj. At sa Hajj, ano ang ginagawa sa Hajj? Una, may umrah diyan. Sa mga gumagawa ng tamato, may mga klase ng Hajj. Umrah, ano yung compost ng umrah? Yung pag-ikot, tawaf sa Kaaba ng 7 beses. At pagdating mo, ang isimula sa may Blackstone, kabawat tapat mo sa Blackstone, magsa ano ka? Bismillah, Allahu Akbar. Pagkatapos nun, sunnah na uminom ka ng zamzam to refresh yourself, marami dun mga booth. Then magsasala ka ng 2 raka'ah katapat dun sa Makam Ibrahim. Pag maraming tao, hindi kaya, kahit saan na lang sa loob ng masjid. Kabilang din sa pagsasagawa ng Hajj is yung pag-stay sa Mina, yung tent, capital of the world. Ngayon na kinikilala na napakaraming tent. Doon tayo mag-i-stay sa Mina para magpahinga. Then sa pagsisimula ng Hajj, sa kinabukasan sa araw ng Arafah. Anong gagawin sa Arafah? Doon tayo mananatili hanggang sa paglubog ng araw. Mananalangin tayo ron, magdudua. Pagkalubog ng araw, calmly papunta tayo ng Muzdalifah. Sa Muzdalifah, magsasala tayo ng Isha, sa Maghrib, saka Isha, na iko-combine natin. Doon tayo mag-i-stay ng hanggang gabi. Hanggang kinabukasan.
Pagkagising natin ng umaga, magsasala tayo ng Fajar. Pagkasala ng Fajar, dahan-dahan tayong pupunta ng Mina ulit sa Jamarat para magbato sa unang pagbato. Pagpunta sa Jamarat, yung Kubra, yung malaking Jamarat. Ilan ang ibabato natin doon sa una? Pitong bato, then kapos na. Maggugupit na tayo ng buhok, okay, mag-aahit. Then stay tayo sa Mina for 3 days, yung tinatawag na Ayyamut Tarwiyah, o yung araw muna na yun, di Idul Adha, no? Festival ng Adha. Magkakatay tayo, kakain tayo ng karne, then 3 araw na Tarwiyah, then magpupunta tayo uli sa Makkah para magtawaf, saka mag-sahay, then yun ang Hajj. Yun ang Hajj. At inshallah, most dito nakapag-Hajj na, at inshallah yung mga bagong Muslim, inshallah, makapag-Hajj tayo, inshallah, sa future. At, no? Inshallah. Yung dalawa, inshallah, ito sa future. Inshallah, malapit nag-ano pa si brother eh. Pag-search pa. Discover pa. Discover na silang pa. Ngayon, isa sa mga wisdom na gusto natin talakayin, ang bahay, no bro, ang bahay is composed of pillars. Wala yung mga architect natin saka engineer natin ngayon, kaya hindi nila mapatunayan. Si architect pala, no? Interesado rin yun, inshallah. Pag dinundo si architect, package deal na yun. Pati sila Haron, dadaanan na yun. Diba? Pati sila Haron, one trip na yun. Tatlo naman yun, worth it naman pumunta tayo. Dadaan. Ang bahay, hindi siya magiging matatag kung wala yung mga haligi. Diba? It's the same as Islam. It is the same as Islam. Kapag wala sa atin itong limang haligi na to, ang tendency, it will fall down ng Islam. Unang-una yung shahada. Yung shahada na pinakamahalaga sa lahat, ito yung declaration of faith. Yung sinabi rito, yung slide na pagpapaliwanag niya, ito ang ano eh. Lahat eh. Sabi sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi ko nilikha ang sumupapel. Ang jin at ang mga tao maliban sa pagsamba. Maliban sa sambahin si Allah. Walang purpose sa atin ng Diyos maliban na gawin natin ang lahat ng mga kaibig-ibig at mga kalugod-lugod kay Allah. Yun ang purpose natin. Ang purpose natin, di kumain, di matulog, di magpayaman, no. It's part of our life na magsipag para magkaroon ng something na para sa atin. Pero ang purpose mo dito is magampanan mo yung mga bagay na kaibig-ibig at kalugod-lugod kay Allah. Yun yung ibada. At matatagpuan natin yan sa pamamagitan ng pagdiklar ng ating pananampalataya. At hindi yung pag-anib sa kung ano-ano sektang mga... Declaration of faith. Declare na la ilaha illallah. Isa lang ang Diyos. At yun ang Islam. Okay? Ang sabi pa... ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Tunay, no, na si Allah ang siyang totoo o katotohanan. Si Allah ang totoo. At sino man ang ating pinapanalanginan maliban pa kay Allah ay batil, walang saysay. Hindi lang kaya sumagot. Sa atin yung mga bato, yung mga rebulto, tao, sino man ang ating pinapanalanginan, walang saysayan lahat. At ang totoo lang, nag-iisang Diyos ay sino? Si Allah. Si Allah. Doon tayo manalangin at inshallah, sasagutin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, no? At yan ang ating unang bahagi ngayon ng pagtalakay sa fiqh sa araw na to. At ang sunod na ating subject ay hadith. Ngayon din natin tatalakayin yun, no? Yung hadith. Magpo-post lang tayo yung gustong mag-unat-unat. Mag-unat-unat. Post tayo para sa ating second subject. Ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.